my channel, this is Chris from Simple Techie, and for my today's video guys, we are going to unbox this cheap, affordable AULA mechanical keyboard. So this is a F2088 game mechanical keyboard that I bought from Lazada. So sundan nyo yung video natin, i-unbox natin to, and tingnan natin kung worth it ba, kasi nabili ko to for 1,250 pesos. And take note guys, may kasama siyang mouse. So we have a free mouse, AULA. So yun, tingnan natin, unbox natin to, tingnan natin inclusions at kung maganda ba talaga tong mechanical keyboard na to. RGB na rin siya at saka blue switch. So okay, let's start this video after this intro. Hello everyone, and now we are now on unboxing this awesome keyboard. So okay, bago natin buksan yung keyboard guys, is papakita ko muna sa inyo yung freebies. So we have a freebie mouse. So sabi dito, ito ay S20 gaming mouse na Chinese ang sulat, so hindi ko alam. And itong kulay na to, supposed to be, I think this is a RGB. And also sabi dito, meron tong DPI na 800, 1, 2, 1, 6, and 2, 4. Switch about 10 million times. Doon. So, yeah. Medyo hindi ko trip yung mouse na to, pero tignan na rin natin. Buksan natin. Yung tsura ng mouse na to is... yan. So, mukha siyang mouse na tag 150. Guys, hindi sa mahilig sa gantong uri ng mouse. Mukha siyang mouse na tag 150. Pero try natin i-plug sa PC. Yun, so RGB nga siya. Yan, kita niyo naman umiilaw-ilaw siya. And magaan siya compare dito sa mouse na ginagamit ko. Itong rack. Ayan o. Sa laki, parang magkasing laki lang sila. Pero ito mabigat. Ito, medyo magaan. And hindi ko lang alam kung kamusta yung DPI nito. So isa lang yung button niya para mag-change ng DPI. And meron ka lang ilang options para sa DPI niya. Ayan, nakalagay naman yan dito. So, yun. Meron din siyang side buttons dito. Ayan, side buttons. And, very clicky naman siya. Ayan. Yun lang yung mga buttons niya. Okay, so let's go to the main product na ating unbox. So, this is our mechanical keyboard from AULA, which is F2088 game mechanical keyboard. So I bought it from Lazada for only 1,250 pesos including the shipping fee. And binili ko to kasi sale siya. So itsura ng box niya guys is napaka ganda. Para sa akin maganda yung box kasi nagpapaporma tong logo nila to na parang samurai na mukhang unggoy. Nakasulat dito kung ano yung detalye. AULA Mechanical Gaming Keyboard, Multimedia Control, Bottom PC Gaming Keyboard with Wrist Rest. So buksan na natin. So, pagbukas natin ang package. Maporma naman yung itsura niya. Pero bago natin i-check yung keyboard, tingnan muna natin yung mga laman ng keyboard. Ay, laman ng box kasama ng keyboard. Dito, mag-stay yung wrist natin. Okay. And then, meron tayong key puller. Meron din tayo ditong manual na hindi natin mababasa kasi Chinese. Unless Chinese kayo at kaya nyo basahin ito. Okay, okay. Pero wala siyang English manual kaya manghuhula lang tayo ngayon. So far yun lang yung laman ng box. So ito yung tsura ng ating keyboard guys. Pagdating sa bigat, hindi siya ganun kabigat. Hindi rin siya ganun kagaan. So feel mo pa rin na premium yung ano na to, keyboard na to. Yung design niya guys is simple lang pero maganda siya. Meron siyang multimedia button dito. Gusto ko sa mga mechanical keyboard yung may multimedia button kasi madali kang kung makikinig ka ng music, may pause. Meron ditong volume control sa multimedia nga kung nanonood ka ng movie. So, hindi ka na kailangan mag-drag ng mouse para lang mag-volume up and volume down. Okay, pagdating naman dito sa kanyang cable, guys, mukhang matibay yung cable niya. At saka meron din siyang ito. Ang tawag dito.
Yun. So, masabi ko na yung cable nito is matibay. Meron din siyang logo ng AULA dito sa mismong dulo ng keyboard. And then, yes, medyo mahaba din yung kanyang cable. So, katulad lang din ng mga ano, standard na haba ng mga keyboard na mabibili natin sa market today. And then, so, tignan natin yung itsura pag sinalpak natin sa PC. Yun. So, makita nyo naman, nag-boot up na yung ating keyboard. So, first na pagka-plug natin, makikita nyo yung ating RGB light na gumagalaw-galaw. Sa video, parang nagbi-blink, no? Nahirapan yung camera natin. Ayan, focus natin. But actually, ito ang itsura niya. Pwede mong baguhin yung sequence ng ilaw niyan by pressing this one. Yun. So, makikita nyo na magbabago yung kanyang sequence ng ilaw. Kung anong gusto nyo yung style, pwede kayong pumili. Yan, maraming style yan. Iba-iba. Kaya hindi kayo madali maumay. Yan. In my case, gusto kong style lang yung ganyan. Nag-wave-wave lang siya. And also, yan. Marami yan eh. Hindi ko na papakita sa inyo. Ito naman yung gaming mode kung saan nakafocus sa WASD. Yan, nakita nyo naman eh. Anyway guys, maraming variant ng keyboard na to. Merong mga plain white backlight lang. So I choose to buy a RGB variant para nga, para pandagdag forma natin sa keyboard natin. So that's it. Tingnan natin maigi yung keyboard, guys. Is metal yung kanyang ano, pinakaunahan niya dito, metal. Yung knob niya, etong pihitan, ano siya? Guys, mukha siyang matibay. Meron din siyang stand para medyo elevated siya sa mousepad nyo para medyo nakaangat siya. And also, sa ilalim guys, is plastic yung kanyang casing at saka meron siyang rubber pads dito sa baba para hindi siya madulas kung saan nyo siya ilalapag. And also guys, tignan natin kung napapalitan to ng keys. So this is my old keyboard guys. Yan. Pinalitan ko siya ng ibang keys para mas magiging siyang maporma tignan. And tignan natin kung ito bang keyboard na to is pwede natin palitan ng keys. So simulan dito tayo sa taas. Gamit itong puller na to. Ayan. Hilain natin yung ibang mga keyboard. Yun. So madali lang hilain yung kanyang caps, keycaps. And then pwede natin siyang palitan. Swappable yung kanyang keycaps. For example, this F8. Ayan. Palitan natin yung F8 niya ng kulay white. Okay, so as you can see guys, yan, pwede nyo siyang palitan ng keys. F8. Pagdating naman sa ingay ng keyboard, ewan kong mapapakinggan ninyo kasi natakbo yung aircon namin, medyo maingay. Pero ito yung ingay niya guys. Ito yung medium na normal na pagpindot natin ng keys, yan ang tunog niya. Hindi siya ganun kaingay. Hindi siya ganun katahimik kasi nga blue switch siya. So ganito lang kaingay yung blue switch. Para sa akin sakto lang 'to kasi ayoko rin naman sobrang tahimik. Para kasi siyang membrane pag sobrang tahimik. Ayoko rin naman ng sobrang ingay kasi medyo nakakabulahaw pag sobrang ingay. So ayan guys. And also, try natin kung walang problema yung mga keys natin pag nag-type tayo. So ngayon testingin natin mag-type sa tawag dito notepad. Lahat ng keys gumagana. And sobrang sarap mag-type dito. So sa gaming, probably masarap din kasi malambot yung keys niya. Less effort ka sa keys pag ikaw ay nag-type. And also guys, bago pala tapusin yung video nito. Wala siyang kung ano mang nakalagay dito para kumonek siya. Pero may magnet siya guys, mararamdaman nyo. Yan, dumidikit yung magnet. Although, ang problema nito, hindi siya nag-stay sa isang place like this. Kumbaga, pag nagalaw mo siya, magaganyan siya. So, lagi mo siyang isi-center. Ayan. Pero, ang laking tulong siya, lalo na pag nalayin yung ganito nyo at nag-work kayo sa table ninyo ng matagal, nagka-type kayo ng matagal, malaking tulong to para mabawasan yung ngalay nung ano nyo, palad ninyo, ng wrist ninyo. So, yun. And also, try natin yung multimedia. Try natin mag-play sa YouTube. So, sa multimedia, guys,
para mapagana natin itong volume niya, kailangan natin diinan muna tong button dito. Yun. So kailangan nyo i-hold ng mga 3 seconds tong button na to para makontrol ninyo yung volume ng inyong PC para gumana yung ano natin itong mga multimedia buttons dito. Ito yung pause, play sa gitna. Ito yung skip. Itong kabilaan na to, forward and backward. Ito naman yung volume natin. So maririnig nyo. Ayan, malakas na. At makakulong sa inyo yung video. Diba, malakas na. So pwede nyo rin hinaan. Yan, nawawala yung voice ko, diba? Yun. So makikita nyo guys na gumagana yung ating multimedia button. So sa mga mechanical keyboards, mahalaga sa akin yung multimedia buttons kasi nga sabi ko sa inyo, very handy to, lalo na kung nanonood ka ng movie, minsan malakas, mahina yung sound, madali mo siyang malalakasan, mahihinaan. So kung gusto nyo uling iset yung inyong RGB, hold nyo lang ulito at makikita nyo yung ilaw tong RGB natin dito. And pwede nyo na uling pindutin yan at hanapin nyo yung prefer settings na gusto ninyo. Yan. Ganun lang, pindut-pindut lang. Tapos pag nakahanap na kayo ng prefer ninyong RGB settings, guys, hold nyo lang ulito. So far, so good. Hindi ko pa masasabi kung tatagal tong keyboard na to kasi syempre unboxing lang to at saka konting review. Pero masasabi ko guys that kung maghanap kayo ng isang mechanical keyboard with blue switch and RGB, RGB light, tapos may armrest na siya, eh magandang choice to para sa inyo kasi una, mura siya guys, at saka very sturdy siya, and then yung quality niya guys is hindi, mukhang naman siyang hindi tinipid. Yan, kaya masasabi niyo nasulit niyo talaga yung amount ng pera ninyo na pinambili sa mechanical keyboard na ito. So I will give you an update maybe a month. Kung balikan niyo yung video na to, pwede kayo magtanong sa akin kung kamusta na yung keyboard na to, kasi as of now gagamitin ko na to as my daily keyboard para matestin ko yung ano niya, yung tibay niya. And ipapahinga ko muna tong isa kong keyboard na binagamit, which is this one. Yan. So gusto ko rin yung keyboard na to guys, hindi ako nakagawa ng review sa keyboard na to, pero napakaganda ng keyboard na rin, maganda rin tong keyboard na to at mura lang. Actually mas mura to, nabili ko lang to ng 1,000 pesos. Hindi kasama yung keycaps ha. Keycaps nito is 300 pesos. Yan. Ikaw na lang yung magpapalit. Kung anong design yung style na gusto mo. Okay guys, so that's it for our video. If you like this video, please don't forget to like and subscribe our channel, Simply Techie. And please hit the notification bell, the like button. And then comment down below kung may mga tanong kayo, mga follow-up questions kayo, subukan natin sagutin yan. And also visit my Facebook page, Simply Techie. Doon, makakontakt nyo ako. Mas madali nyo ako makakausap doon. And also guys, please don't forget to share this video para mas dumami pa mga subscribers natin, dumami pa ang community natin, at makagawa tayo ng marami pang ibang mga content about sa ganitong mga bagay. And then again, this is Simply Techie, always reminding everyone that technology is not that complicated. Peace out and God bless everyone. Keep safe. Bye-bye.